Pumasok na po ang Christmas cash gift sa lahat ng ATM accounts ng mga senior citizen at maaari na po itong withdrawin mula sa ATM ng Land Bank o iba pang banko. Ngunit, may minimal transaction fee po ito kapag sa ibang banko nga po kayo nag-withdraw. At ipagpapatuloy na nga po ang on-site distribution o pagbibigay ng cash card sa Land Bank branches simula po sa Lunes at Martes. At meron lamang po kaming pakiusap para po sa mga hindi pa po nakakakuha ng kanilang cash cards. Nasundin lamang po ang schedule na ipopost ng Pasig PIO para maiwasan na po natin ang pagdagsa sa mga Land Bank branches. Muli, para po sa ating mga senior citizen, pumasok na po ang Christmas cash gift sa Land Bank na nakatanggap po ng mga cash cards. Mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan po natin ulit ngayon ay may kinalaman sa cash cards ng ating mga senior citizen. Kaya naman, narito po ang advisory ukol sa distribution ng cash cards sa ating mga senior citizen. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Sa pakikipagtulungan po natin sa Land Bank, sinimulan ng City Government of Pasig ang pamamahagi ng cash cards or ATM para sa Christmas cash gift ng ating mga senior citizens. Nagsimula nga po ito noong December 12, 2020. At sa kagustuhan nga po nating makaabot ngayong Pasko ang cash gift, ginawa nga po ng City Government ang lahat ng makakaya natin para maging maayos at mabilis ang distribution nito. At narito nga po ang pitong paraan na ginawa ng City Government upang mapabilis nga po ang pagbibigay ng cash cards para sa ating mga senior citizen. Una, koordinasyon sa Land Bank para mapabilis ang proseso. Kasama na nga po rito ang pakiusap natin sa Land Bank na magkaroon po sila ng off-site distribution sa mga barangay imbes na pumunta pa po ang mga senior citizen sa banko mismo. Number two, pagtatakda ng schedule kada barangay. Kaya nga po kung inyo pong mapapansin is kada barangay na nga po yung ginawa po ng Land Bank na pumunta po doon sa bawat branches para at least mas mapabilis pa nga po yung pagbibigay po ng cash cards para sa ating mga senior citizen. Pangatlo, paglalatag ng oras ng pagpunta batay sa letra ng pangalan alphabetically. Kaya kung inyo rin pong mapapansin, di ba, may mga certain schedule talaga na pupunta yung mga letter A hanggang letter Z, mga ganun, or letter B hanggang letter K. Ganun po yung ginagawang proseso para mas mapabilis. At ito nga po ang sabi din po sa number 4, pagtatalaga ng LGU staff para makatulong sa Land Bank sa validation ng mga aplikasyon. At ang sabi din naman po sa number 5, pagtatalaga ng security at health personnel. Sabi din naman po sa number 6, pakikipag-ugnayan sa mga barangay. So, bago po pumunta ang Land Bank personnel doon po sa site kung saan po ibibigay ang cash card sa ating mga senior citizen, ay nakipag-ugnayan na nga po ang Land Bank o ang City Government to sa bawat barangay. Diba? Para mas maging maayos nga po yung distribution. Ang problema nga lang din daw po doon sa iba is hindi pa sila naka-schedule ng mga araw na yan is may mga pumupunta na nga po dun sa site. So kung inyo nga pong mapapansin, hindi ba nagbigay na nga po ng schedule per letter or alphabetical nga po yung ipinupost po na schedule. Kaya naman ang sabi po dito sa number 7, manual payout para sa mga hindi pa handa ang kanilang cash cards. Ngunit, humihingi naman po ang inyong lokal na pamahalaan ng paumanhin dahil sa kabila nga po ng lahat ng ito ay hindi po natin natapos ang pamamahagi ng cash gift. Hindi po naging madali ang proseso. Naantala po ang processing ng cash card dahil sa ilang buwang naka-skeleton workforce ang mga opisina ng gobyerno dahil na rin po sa pandemyang kinakaharap po natin ngayon. Kaya sana po ay maunawaan po ng bawat isa na hindi po naging ganun kabilis yung pamimigay nga po ng cash cards kasi hindi po 100% umapasok po yung lahat ng empleyado sa
sa city government kasi 'di ba nga naka-skeleton force po kami lahat or naka-skeleton force po yung lahat ng mga empleyado na nandun po sa City Hall. Hindi po lahat talaga po nga pasok. So may mga araw na absent yung si ganito, may mga araw na absent po yung isang ganyan. So kaya hindi rin po naging mabilis, naging madali yung pamamahagi po ng cash cards. So ayan po. At sa pagkakataon din pong ito, katulad po nung nangyari doon sa Barangay Rosario, noong December 23, na pinatigil po ang distribution dahil sa pagkawala po ng social distancing. At natikitan pa din po at pinagmulta pa ang staff ng LGU dahil lumabag nga po sa health protocols. So yun naman po yung pilit nating iniiwasan. Katulad din nga po ng sinabi natin sa mga previous vlog natin, yung hirap na dinadanas naman natin sa pagkuha ng cash cards, ngayon lang naman natin ito mararanasan eh. Once na ma-receive na po natin ito, in the long run, in the near future, sa mga susunod pa po na benefits na matatanggap po ng ating mga senior citizen is magiging madali na nga po dahil ipapasok na lang po ito sa cash cards na ibinigay po sa inyo. At hindi man po aabot sa araw ng Pasko ang cash gift para sa mga humigit kumulang 40% ng mga senior citizen ay sisiguraduhin naman po nating makakarating ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa pagpapatuloy na at pamamahagi ito ay humihingi po kami ng inyong tulong at kooperasyon. Antabayanan nyo rin po ang pag-anunsyo ng Public Information Office PIO at Office of Senior Citizen Affairs or OSCA kung kailan at paano po ang magiging distribution. Sumunod sa mga instructions, halimbawa, huwag pumunta ng mas maaga sa itinakdang oras. So halimbawa, ang oras po talaga ng punta ninyo ay alas 9. So alas 9 po kayo pupunta. Huwag po kayong pupunta ng alas 7. Pupunta po kayo ng alas 8 kasi hindi pa po talaga kayo bibigyan doon. Kasi syempre, iilan lang nga po yung land bank personnel ang pumupunta sa bawat site. So kung anong oras po nakatakda ang pagbibigay ng cash card sa inyo is ganung oras lamang din po kayo pupunta. Okay? At ito pa po, huwag sugurin ang mga land bank staff at pagador at makinig sa mga security personnel. So huwag nyo po basta-basta pupuntahan yung parang land bank personnel at yung ibang mga staff doon na bakit kami wala pa? Bakit yung sa akin wala pa? Bakit yung kay ganito wala pa? Kung sino lamang po ang naka-schedule na pupunta ng mga araw na yun, ay kayo lang po ang pupunta doon at huwag po nga kayong pumunta nang hindi nyo pa po oras or huwag po kayong pumunta na hindi po nakatagtang oras ng pagpunta po ninyo doon sa site na yun. Isa pa po, kung may karamdaman, huwag na po kayong pumunta. Maaring ipakuha na lamang ito sa authorized representative at magdala lamang sila ng authorization letter or ID ng senior citizen at ng representative at proof of life katulad ng larawan na may hawak na bagong dyaryo. So yun po ang mga magiging protocol ng namin or nila para mas mapabilis po ang proseso ng pagbibigay po ng cash card sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong pangunawa at inaasahan po namin ang inyong tulong at kooperasyon para mas maging maayos po ang susunod nating distribution ng senior citizen cash gift. Good news! Good news! Good news! Sa ating mga senior citizen, dahil pumasok na po ang Christmas cash gift sa Land Bank ATM account ng mga senior citizen, maaari po itong i-withdrawin mula sa ATM ng Land Bank o iba pang banko. Ngunit, may minimal transaction fee po ito kapag sa ibang banko nga po kayo nag-withdraw. At ipagpapatuloy na nga po ang on-site distribution o pagbibigay ng cash card sa Land Bank branches simula po sa Lunes at Martes. At meron lamang po kaming pakiusap para po sa mga hindi pa po nakakakuha ng kanilang cash cards. Nasundin lamang po ang schedule na ipopost ng Pasig PIO para maiwasan na po natin ang pagdagsa sa mga land bank branches. Muli, para po sa ating mga senior citizen, pumasok na po ang Christmas cash gift sa land bank na nakatanggap po ng mga cash cards sa inyo. At kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang spread teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!